The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Diyan po sa lokal ng Reddit, binabati po natin, ha? Broccoli potential. Sige po. Binabati ko na po lahat ng nandiyan sa lokal ng Reddit. Pwede po ba pa-pray si Brother Broccoli na sana lagi siyang healthy? O, sige po. Oliver, yung pala pangalan ni Brother Broccoli. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, mabuting kalusugan ay maipagkaloob kay Brother Oliver. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kasiglahan, kalakasan ng katawan, ay patuloy na ipagkaloob kay Brother Oliver in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Hello! Happy prayer meeting ng Members Church of Gulay International, MCGI din. Ayan, prayer meeting. Makasalanang hapon sa inyong lahat. Meron tayong kasama ditong bago, si Miss Peculiar Girl. Hello, sis. Hello, sis. Nag-away yata. Hello. Mag-com. Makasalanang hapon. Ayun. So we have Kuya Talong, ZS, Soro Servant, Lone Warrior, Toby, Ate Pechay, and Aldred. Hello po. Nakita nyo ba yung pinray over ako ni Willie? Pinlay ko kanina sa intro. Ayun. Salamat sa juice kay Kuya Talong. Hello! We have 20 YouTube. Uy, parang excited silang sa PM . Mukhang ayaw na dun sa kabila. Sa original. Gusto sa parody. hello, kay Totoy B po. Mga naka yan. Mga naka double naka double view. Na nagpe-play yung yung original. Naka-mute lang. Ah, ngayon yung parang PM, no? Yes, ngayon. No, meron ngayon. May batch ngayon. May batch ngayon. Nako, maingay sa end mo, Toby. Okay. So, sis Peculiar, pwede bang ikaw ang hot seat? Yun, no? Nag-away yata siya. Ayun, 21 sa YouTube. Hello. Okay, so nakita nyo ba yung si Brad Adel kasi? Ano mo si Adel? Wala, no? Ay, Adel. Oo, meron kasing ito. Absent siya ngayon sa pagkakatipon.
Oo, dalawin na yan. Protektahan niyo si ano. Protektahan niyo si Mang Adele. Oplan dalaw to pa na. Oy, ano, natin, shout out. Shout out, Kuya Adele. Oplan dalaw. Oplan dalaw gulay. Asan na kayo? Oo nga. Si DS, nako. Hindi pa yan nag-guest dito. Hindi pa nag-guest yan si DS. Nahatak na nga namin yan dito eh. Siya pa naman ang overall servant ng Sparkle Ministry. Saka si Rain. Wala si Rain, yung crush ni Peculiar. Sayang. Nag-aaral pa yan. Oo. Ang dami nagka-crush. Uy, ang bilis umakyat to. 24 na. Okay. So, merong lumabas na audio. Kasi si Totoy Bibo, kausap ko, ayaw niya maniwala sa akin. Sabi niya, anyan, audio lang. So, posible na adulterated yung audio na yan. Sabi ko, paano eh? Boses na boses ni Jemal. Eh, hindi mo alam, pwedeng edit yan. Yung video nga na edit eh. Boses pa kaya. Magmanggagawa kasi siya para malaman niya kung ano, totoo o hindi. Meeting yan ng mga elders eh. Yes, legit yan. Sabi ko nga, ano, pinasa lang sa akin. Hindi naman tayo deliberately ano, kumukuha na info. Pinapasa pa lang din. Ano masasabi nyo? Gumawa ka ng mabuti. Nakita nila ang mabuti mong ginawa, pero hindi nila nilulhati ang Diyos. Kasi may talata nito eh, sa Mateo yata yun. Hindi naman sila naanib, hindi mo sila naakay. Nagsayang ka lang ng pera. Napaka-business, ano yan ah. Napaka-business savvy ng ganyan. Parang, ang parang he's taking it in a business perspective. Eh. Parang pupunta ka lang sa niche market mo na most likely it's actually a wise move. Product mo, di ba? Napaka-business. Logical thing to do kasi ang goal nila makapanghikayat, di ba? Oo. So, the product is the member, di ba? Dahil sila yung nag-aabot. Kaya lang, nawawala yung sincerity ng pagtulong. Ah, parang yun lang. Kailangan may kapalit. So, yung bang pagtulong sa sityo, yung patubig doon, may iba bang ano, layunin? Hindi genuine yung pagtulong? Mm-hmm. Membership ang yun. Parang MLM na sila eh, no? Kailangan makapag-recruit. Anong masabi mo, Peculiar? Narinig mo rin to eh. Okay lang ba sa yung ganito? Sis, madaling araw na kasi sa kanila. Baka nakatulog na to. Teka, maririnig nila boses ko daw. Standby daw. Ah, ganun ba? Okay. Kung ano kasi, sa Biblia kasi may ganong talata. Kaya niya nasabi yan eh. Alam mo ba yon Zoro? Sa ministry niyo, sa Bible ano, sharing ministry. Alin po yun? Yung binanggit ni Jamal na hanapin ko po, hanapin ko po. Hindi nila niluwalhati. May ganon eh. So, parang sayang nga yung tulong kung hindi aanib ang dating. So, lalabas, hindi si... Nasa ano po yan? Nasa... Nasa Roma ho yan. Roma 1.21. Ah, Roma. Anong sabi ba dyan? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Hindi pa yan. Hindi pa ni yan. Pinasalamatan man. Ah, hindi pa. Oo. Ah, meron pang isa. Nasa Marcos naman, 2:12. At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Anupat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. At nangagsasabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. Yung ba yun? Parang Mateo. Kailangan eh, daw kasi, Lulu. O kasi... Ah, okay.
Hanapin ko. Oh, pakinggan nyo na lang ulit sa ano, binanggit yun sa audio eh. So, parang binasa lang din ni Jamal. Kaya, ang may kasalanan talaga, yung nagsulat sa Biblia. Pablo. Ay, hindi. Oh, si Mateo. He pick it up out of context kasi. Yung sinasabi kasi, dun sa kinakote ni Jamal, ano yun eh, parang it's a consequence of you doing a good deed. Parang, wait, teka, napakabuti naman itong si kapatid, parang itong kapitbahay ko. Ano kaya yung religion niya? Eh, yung mapakicurious siya na parang incredibly mabuti ka. Na hindi ka naman humingi ng kapalit. So, yun yung ano doon, yung diwa nung verse na kinu-quote niya. It's not really for the recruitment purpose, yung paggawa ng mabuti. Eh, ganyan naman dyan sa MCGA eh. Diba? Look, they're taking it out of context yung verse. Okay sana eh. Kasi if you think you're the one true church, syempre gusto mo silang umanib sa inyo. Kaya nga lang, pag hindi mo isipin na ganon, yung hindi na genuine yung pagtulong mo. So parang kung atheist pa yung yung tutulong, hindi sila mamimili kung saan lang talaga kailangan. Walang kapalit. Wala naman silang maaliban sa atheism. Ayun lang. Saka ang target nila yung Latin America eh. Yung parang napakinggan ko rin din sa audio eh. Hindi rin nila, hindi sila mag-broadcast sa US dahil mas mahal. Parang gusto nila yung mumurahing broadcast lang din sa Latin America. So parang mas marami kasing maanib doon. Mas mura pa. So parang niloob daw ng Jews na konti lang yung malikom nila kasi hindi nila ma-afford yung mga DirecTV sa US. Mm-hmm. So dun sila sa mas maraming mahihikayat. Oo. Ewan ko, daming ano. Nasisi pa yung Jews nila. Ayan. Sabi nito ay, by B-Boy. Ang sitas pala na yun na sinasabi ni Jamal yung Unang Pedro 2:12. Pakibasa. Ano po sabi? Ayun, yun. Unang Pedro 2:12. Meron kayong saan dyan? Meron kayong Bible. Soro, may Bible ka? 2:12. 2:12. Yun, nakita ko na yung sinasabi ni ano Jamal. Yung nasa 5 ng Mateo. Pinakinggan ko kasi ulit eh. Okay. Ito. Ipo-post ko. Ito yung kanyang batayan daw, bakit kailangan gumawa ng mabuti, tapos dapat luwalhatiin daw nila. Ito. Ayan. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yan yung binasa ni Jamal. Pinakinggan ko ulit yung audio eh. 5:16. Okay. At wira niya, kahit daw gawan daw ng mabuti, hindi naman daw mapapaanib. Eh parang nagtatapon daw ng pera. Hindi naman daw nila niluluwalhati ang Diyos. Mm-hmm. Anong palagay mo dyan, Dr. As a Christian, may mali ba dyan sa sinabi na yan o mali lang yung interpretation? Ay, hindi. Maling-mali. Maling-mali yan, Brad, ano, broccoli. Kasi ang Diyos nagpapaulan sa mabuti't masama. Walang pinipili ang Diyos kahit sino. Nagpapaulan siya sa taong masama, sa taong mabuti rin. So, binibigay niya ng biyaya in regard so, sa kung ano man yung ano mo. Regarded of your belief and your hinahuna kung ano man. Wala siyang pinipili. Sa kanila pala, gagawan pala ng mabuti nila eh yung mapapaanib nila sa iglesia nila. So, eh ang Diyos hindi ganun. Nagpapaulan siya kahit kanino. Kasama, masama ron. Kasama si Jamal doon. Nakakaramdam ng ulan yan. Ayun nga. Ay nako. So, ayun, hindi talaga dapat ano eh.
parang mas maganda pa yung tumutulong ka ng ano talaga. Outside the Bible. Well, it depends kung ano. Maganda rin yung senior mo dati, Brad Broccoli. Ano? Yung ATS, they do good because they know it is good. It's good, ah. Diba? Wala. Sinabi mo yun sa... Kasi naging pamantayan nila Bible. Sa kay Jamal pala, they do good because they know. Yes. Kay Jamal pala, they do good because they wanted maanib ka. Oh, I agree to that. Yeah. Ayun, superior kasi, girl. Hindi yung tutulong ka to para maano sila, masali sila sa congregation or something. Dapat dahil gumagawa ng mabuti. But yeah. Sorry, one ano kasi dito eh. 12 a.m. Sino? Okay lang. Ayan, may muse tayo. Crush ng bayan. Okay. So, meron din kasi yung mga hindi religious, tumutulong din yan eh. Diba? Uh-huh. Ewan ko ba kila Totoy Bibo? Kasi recently, nakikinig ako sa mga discussions nila. Yan nga, mayroon kaming libreng sakay, may ospital, libreng ganyan, ganyan. Eh, ginagawa rin niya ng, ano, ng non-religious groups. Yes. Mas ano pa, mas malawak pa yung sakop nila. Like ayan Department pala. Of Tourism. Ayan, ano pala, DOTR, Department of Transportation. Di ba yung may libreng sakay din sila ng last year? Mm-hmm. So, ay nako. Sige, move on na tayo dyan. Brad Broccoli. Mm. Sige. Yes. Idagdag ko lang, sorry, habol ko lang. 5G6 yung binasa niya. Yakyat niya lang eh. 5 din ng Mateo. 5:45. Upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa ganap at sa mga hindi ganap. Si Jamal, binasa lang 5G6. Indiscriminate pa. May discrimination pa. Akyat na lang ng 45. Walang sinisino ang Diyos. Wala. Tama. Mm-mm. Sa tingin ko, ano, disappointed sila siguro sa turnout ba tawag doon? Yung mga pagpapabautismo. Baka hindi nila ina-expect na halos wala, na wala nang umaanib. Kaya siguro nasabi niya yon. Kasi siguro, before, meron siguro siyang base na dati pag tumutulong sila, madaming umaanib, maraming members. Pero ngayon, siguro napansin nila, sobrang kaunti. Baka nasabi niya yon dahil wala nang naniniwala. Parang sasayang lang ng pera kasi wala nang naniniwala. So lipat na lang sila sa isang lugar kung saan medyo mas gullible yung mga tao kung saan nagtatrive yung cult. Kasi di ba, pag sa mga modern countries tulad ng US, yung mga first world countries, medyo mahirap silang utuin ang kulto kasi educated ang mga yan eh. Learned na sila, alam nila how it works. Pero pag lumipat sila sa isang bansa, lugar na medyo third world o developing, eh medyo mas madaling anuhin yung mga tao doon, di ba? Normally nga yung mga nasa poverty level, sila yung madaling makuha. Parang colonization eh, no? Kailangan tumulong ka, tapos maniniwala yung tao. Ano ka na namin? Underspell ka na namin. Parang ganun. Yun yung nakikita ko dyan kung ba't niya sinabi yun. Siguro kasi sobrang baba ng mga nare-recruit nila. Halos wala na. Kaya parang sayang yung time and effort. Walang kriwag na dito, walang pumapasok eh. Mas malaki yung perang nilalabas, walang pumapasok. Lipat na lang sa ibang lugar. Parang ganun yung nakikita ko, kaya niya siguro nasabi yan. Pero sa United States kasi, Brad Aldred, marami kasing mga Christian denominations dyan na nagtatrive. Like for example, yung grupo ni, ano ba yan? Yung isang prosperity gospel. Ang attractive kasi sa US is yung mga prosperity gospel eh. Like yung mega church, mga mega church. Mali kasi yung approach ng MCGI eh. Ang approach kasi nila yung parang approach din yata na ginagawa nila dito sa Philippines eh, which is yung nagpe-play na lang ng mga recorded videos ni ni Brother Eli. So, kung babaguhin nila yung approach nila sa United States, yung like yung they were giving hope,
they will promise prosperity. Tapos si may yung manggagawa mismo, yung nagte-texto, tapos yung talagang nag-a-approach sa mga tao. I think it could have been a different outcome sa MCGI. So yun, yung kaya nila yon. Prosperity. So bagay, kinorek na ni KD yan eh. Kaso kasi, locally, yung ganyong style ng pangangaral, dinimonize kasi ni Bes yun eh. Yung ganong style, yung prosperity gospel style, yung kagaya ng ginagawa nila Kibuloy, nila Almeda, nila yung mga ano, kagaya ni Pat Robertson, mga ganon, yun yung mga sikat sa Amerika, yung ganong style ng pangangaral, yung bang correct. Meron kang miracle seed faith, eh, kay Bes kasi sa demonyo yung ganon. Kaya, yun, ganon mangyayari. Wala talaga siyang mga kapapala sa Amerika. Wala. Talaga faith. Pero inalaw na ni KD yan, alam ko, parang sabi niya hindi daw masama maging mayaman. Okay yan. Iniba na yan. Wait lang, Toby. Sige po, Toby. Okay na ba audio mo? Oo, hindi kasi kanina nasa bus ako. Nasa bus? Libreng sakay? Hindi. Bayad ako 24 pesos. Okay lang. Ayos. Hindi, kasi yung sa pag-anit, hindi umuugma sa ratio eh. Kita mo ah, may ratio ng dami ng kaproject nila i-compared mo dun sa ratio ng mga kapatid na walang-wala talaga sa buhay. Hindi umuugma eh. Tama si Kuya Talong eh. Parang alabira lang sila, yung parang tira lang sila ng tira ng plano. Pero, tira mo, nangyayari, failure tuloy. Kasi hindi talaga money yung ratio dahil alam mo naman maraming... The more na nagre-recruit ka ng maraming nangangailangan, the more na dumadami demand within your church. Saka, ang magsasabi ko lang, maganda naman talaga ang turo ni Christ. Yun na, yung nire-represent din na Bloodsover sa kanina tips. Ang problema, yung iba talaga, kinu-twist nila. Kasi ang gusto nila, control eh. Control your finances, your time, your life din. Kasi pati yung ano pa naman, di ba? Yung mga... pag-aasawa, pinapakailangan nila. So, yan ang nangyayari. Kasi, dyan is para siyang sakit sa mga malalaki samahan. The more na lumalaki ang samahan, lalong natitempt yung leader na makontrol. Eh. Nagkakaroon siya ng power trip para dyan. So, ayun lang, broccoli. Okay. Salamat sa Diyos. Maingay sa background mo. Sige po, Zorro Servant. Tsaka di na sila uubra na magpalagana pa sa US. Kasi may mga naunang kulto na dyan. Kung sila mag-i-introduce pa ng kakultuhan nila, kagaya ng mahabang buhok na yan, talagang hindi sila papansinin ng mga Amerikano dyan. Yes. Tsaka pangalawa, bakit nag-sort na sila sa good works? Ang sinimula ni EFS, pangangaral. Ba't nag-sort na kayo dyan sa good works na yan? Sa pamigay-migay ng mga relief goods, pagtulong sa mga indigenous people, mga IP. Yun naman pinupuntahan nila ngayon, si DSR, yan nagpupunta. Oy, hindi yan ang tinuro ni EFS sa inyo noon, no? Pangaral ang tinuro sa inyo. Bakit nag-sort na kayo dyan? Mag Bible Expo ka, DSR. Magpatanong ka, yun ang gawin mo. Hindi yung gagawa ka ng good works eh. Lahat na ng religion, ginagawa na yan. May charitable organization lahat ng religion. Kung ganyan lang ang batayan nyo ngayon, hindi na kayo papansinin ng mga tao. Pangaral ka para may uniqueness ka. Hindi yung ganyan. INC, ginagawa yan. Hindi sa pagkaing napapanis, di ba? Ay, may tanong ako, si Specchay. Anong nangyari nung panahon ni Kristo? Sige po. Mamaya na ako. Paano po ba nagpapalaganap dyan sa abroad? Anong ginagawa? May pulong ba? I don't know sa ibang lugar kasi dito sa local namin invite lang talaga sa sa kilala lang ganun. Mga Bible Expo kasi ganito, no, dati nagkaroon ng Bible Expo
wife was able daily. Nagkaroon ng Bible Expo na English. So, ipinang-imbita. At that time, may boyfriend ako na Canadian. Tinry ko na, no, na i-invite. Alam mo, hindi ano, hindi siya tumagal. Hindi niya nga na, hindi siya nag-stay hanggang sa mag-umpisa. Kasi sabi niya, ibang-iba raw. Sabi niya, parang hindi raw siya welcome. Feeling niya, wala daw kumakausap sa kanya, wala daw bumabati sa kanya. Inupo pa daw siya dun sa unahan na may mga nakatutok na ilaw. Tapos, ako, pinaupo doon sa likod. Gusto niya kasi, magkatabi kami. Ganon. Kasi ako lang naman ang kilala niya doon eh. Parang nagkaroon yata ng anxiety na nandito may camera, may ilaw, tapos wala siyang maintindihan kung anong pinagsasalita ng mga tao. Oo, ang nangyari nag-walk out, hindi pa nagsisimula. Ganun. Kasi ito nga eh. Kasi nga ganito, yung language barrier, Brad, kahit na mga kapatid, dito na sila tumira, wala naman silang problema sa pakikipag-usap sa trabaho. Kung bakit pag nagkaroon ng bisita, walang kumakausap. Pag ang bisita puti. Ang nangyari nga, walang kumakausap. Hindi ko lang alam kung narinig nyo yung meeting dati sa SPBB noon eh. Nagpa-meeting si Jocel, pero hindi ko alam kung naka-broadcast yun sa buong iglesia, na pinagsasabihan nga yung mga kapatid na pagka may bisitang Canada or Amerikano, i-entertain, kausapin, ganyan. Kasi ang mga manggagawa, kasi nakahihiusap sila na yung mga kapatid tumulong, kasi yung mga manggagawa, not necessarily na magaling sa English. So, pinapakiusap na yung mga kabataan na lumaki na nag-i-English na, magmanggagawa, either yon or yung mga ordinaryong kapatid na comfortable, fluent mag-English, kausapin. Kasi nga na out of place sila. Kaya hindi lumagana pang ang mission sa North America sa language barrier, cultural differences. Kasi ikaw ang lumagay sa pwesto nila. Pumunta ka ng China, wala kang maintindihan kung anong sinasabi ng mga Chinese. Di ba? Ang kilala mo lang isang tao, inihiwalay ka pa ng pwesto. Anong mararamdaman mo doon, di ba? Ang pinunta mo doon, religious, makinig sana, di ba? Kaso wala akong maintindihan. So, hindi talaga maganda ang saludar, kumbaga. Tapos, tsaka, hindi rin sila puspusan na nag-i-invite dahil feeling ko, hindi talaga sila ganun ka-proud sa aral kasi nakakahiya. Nakakahiya yung sinasabi nila. Ang aral namin, hindi namin ikinagahiya. That's bullshit. Bullshit yan dito. Dito nila dalin yung aral na yan, which is yun nga, ang tinry nila. Nahiya sila eh. Kahiya kasi eh. Hindi mag-umbo. Hindi mag-umbo kasi. Ang mga kawirduhan. Bawal ang chicken joy. Na-realize nila na hindi magpo-propagate. Ay, sinasabi ni Bes Noon na mula ikasa silangan, papuntang kanlunuran, ganyan. Alam mo, maraming kapag ditapak na naniwala doon. Nasa West ay lalaganap daw. Ganyan, lalaganap sa West. Magiging parang Brazil, ganyan. Alam mo, maraming nag-hope na gano'n na mangyayari. Pero hindi nangyari kasi nga, nandito, ang tipo nila, totoo, gusto nila yung prosperity gospel.
At saka yung mga magagaling magsalita na yung parang inspirational ganyan, not necessarily na magaling sa Biblia, magaling lang magsalita. Ganun, hindi, magaling na mag-motivate ganyan. Sila ano, sila Joel Austin, ganyan yung mga kalibre ng ganyan. Yung kiniinisan ni best na babaeng preacher. Ano pangalan nun? Galit na galit siya din eh. Yung Mike Leebok, Joyce Mayer ba? Tama ba? Prosperity. Joyce Mayer. Oh, kiniinisan ni best yun eh. Galit na galit siya din. Kasi babae. Oo, oh, bakit daw nag-preach Mike Leebok, nakahiga, tapos puro daw pagyaman yung ano. Standard. Naalala ko lang. Naalala ko lang bigla. Oh, genius talaga ni Bess. May factor din yon yung itsura. Oh, pag dami. Kung pogi, maganda. Di ba? Oh, sa galaw team. Tawag dito, ano, parang may charisma. Charisma. Oo, charismatic. Yun ang ano tipo na gusto ng mga tao dito kasi may mga ano rin dito eh, may JIL din dito, may El Shaddai, alam mo buti pa sila may naaakay ng kahit konti. Konti mas majority pa rin Pinoy pero I mean ano hindi talaga mag-work unless mag may mag mapangasawa yung mga dito pa. Ayun na na, saka Ate Pechay, ayaw ng mga tao dyan yung ano, bardagulan. Very civilized yung mga puti. Ayaw nila na sigawan na debate. Si Bes, yan ang pinangalandakan, sigawan. Siguro sa Brazil. Pero dyan sa ano, Latin, sa ano, North America, ay nako. Ito may presidential debate, ginawa ni Trump yung bardagulan. Siya tuloy, natalo. Pero wala bang ano dyan, Ate Pechay, yung legit na local na umanib tapos nag-worker. Yun ang kailangan nila eh, yung local speaker. Mm-hmm. Diba? Wala pa akong na alam. Meron kami noon na walk-in na walang nag-invite sa kanya, nabalitaan niya lang Facebook kasi nag-advertise kami noon. May nag-walk-in. Pero mukha, ano naman siya, parang may sarili, may sira ang utak, parang conspiracy theorist siya, ganun. Yung isa lang yun na walk-in, walang nag-invite. Tapos, ano, nakinig mga dalawang beses, ganun. Kaso, ano yata, binardagol yata ng mga nasa Facebook at ibang kapatid, kasi may iba pa siyang pinaniniwalaan eh. Ano siya, yung gusto niya, yung kung ano pinapaniwalaan niya, yun na yun. Hindi niya yung babaguhin para sa'yo. Ganon. Kaya mahirap din talaga magano dito. Hindi magka-fly yan dito. So, karaniwan talaga Pinoy. Sa lugar mo, peculiar. Ganon din? Sa buong North I don't think so. Wala pa. Puro yung since yung karamihan mga taga Pinas, tayo din. Ganun. Sabi ko na eh, puro Pilipino sa langit eh. Kabayan, pagdating mo lang. Kabayan. Tapos sa langit puro MCGI at saka Iglesia ni Cristo lang nandun. Pag-aaway pa yun. Pag-aaway pa yun mga yun. May debate pa rin. MCGI versus INC. Visit. Yung sinasabi ni Ate Pechay kanina, yung parang ikinahihiya yung pananampalataya. Naging issue yan eh. Kasi naalala ko, nung kay Bes, ewan ko kung nadinig nyo yun, na nagagalit siya, bakit daw ikinahihiya ng mga kapatid yung pananampalataya? Dapat daw maging proud. Naalala nyo yun? Sinakalala nun? Yes. Nagtampo siya nun eh. Dapat daw kinahihiya ng mga kapatiran yung pananampalataya? Dapat daw maging proud. Siyempre kaya may slogan yan, Brad Aldred. Oh, yung proud slogan sila, I'm proud to be a Christian. Oh. Diba? Not a Filipino. Oh, ganun. Ganun ba ang pakiramdam nyo? Were you proud to be MCGI noon? O kahit ngayon, yung closet pa? Parang ako, hindi gano'ng proud. Sakto lang.
Nahiya pa nga ako minsan eh. Ako nung nung nagmanggagawa ako, proud ako. Pero nung narinig ko si Bes o si EFS, sabi niya na hiwalayan ni Jane C. Willy, hindi na ako proud. Nahiya na ako sarili ko. Kasal sa iglesia yun eh. Tapos sasabihin mo, hiwalayan. Kasi sa MCGI, you feel ano eh, parang maliit ka, na parang sasulok-sulok ka lang. Although tama yung aral mo, tingin mo sa sarili mong ano, yung opinion mo. Pero hindi mo pwedeng ipalangalangdakan na ano, na tayo yung true church ganun. Hindi eh, pag kasama ko sa libutan, tahimik lang ako eh. Hindi ko sila kinoconvince eh. No? Broccoli, lalo na pag halimbawa nasa probinsya ka doon sa malalayo, eh lalo na doon ang mga lokal na sa mga sulok-sulok na halos hindi makita. Eh lalo na yung mga early 90s sa mga ganun, naku, hindi ka talaga magiging proud. Kahit ano pang galing mo sa debate, mawawala ang pagiging proud. Oo nga. May experience nga ako niyan, ano, Broccoli. Sige, si Aldred muna. Kasi dati may nangyari dyan ako, na destinuhan ko dati. May kapatid dyan, ang kapatid niya, pastor ng, ano, ng Baptist. So sabi nung kapatid sa akin, puntahan mo nga ito, Brad, para baka mamission natin. Proud na proud kami lahat eh. Officers yung mga kasama ko, tapos punta kami sa bahay niya, nandun yung kapatid niya na Baptist na pastor. Nagdebate kami dun. Yung mga kapatid, ayun, sinabi ko na, kung mabasa ko, na naiwawala ang kaligtasan. Oh, tatanggapin mo, mali ka na, palakpakan sila. Ganyan yung mga yan eh. Kaya nga, proud at the first place. Pero later on, parang nahiya na ako sa sarili ko. Sabi ko parang, oo nga no, paniwala ko na ngayon, hindi na una muna ang kaligtasan bago good works eh. Sorry dun sa pastor. I'm very sorry about that. Out of my ignorance. Naalala ko lang. Okay. Aldred, sige po. Ay, hindi. Ako naman, naging proud agad ako noon kasi yun yung time na naanib ako. Sikat na sikat yung ang dating doon. Tama, yun sa Bubble Gum, ang dating doon. Sikat na sikat si Best Man, di ba? Tapos, alien. Left, alien. Left and right ang kanyang guest sa TV at radio station. Yung Mari at Pare Debate, Dong Puno Live. Debate. Siyempre, proud na proud ako. Pucha, ito lang yung mga aral na nakikipagsabayan sa lahat ng klase ng ano. Pero nanahimik ako nung pumasok na siya sa politiko, sa politics. Yung naging apologist na siya ng mga trapo, doon ako, ano na, nanahimik ako ng konti doon kasi nakakahiya. Parang pinakatanggol mo yung mga trapo, di ba? Yun, dun medyo ako nanahimik na lang ako dun. Nung bumibira na siya sa politics, tapos pumasok sa politics, naging apologist, yun na. Maganda yung ganyan, no? You were proud, tapos biglang hindi na dahil may nangyari. wait lang, salamat sa Juice, Peculiar Girl, nag-send ng $5.49 Canadian. Salamat sa Diyos sa iyong ibuloy. Oh, daming nakikinig. Thank you. Oo nga, 39 na. Shout out. Magpo 49. Salamat sa Diyos. Wow, lumalaganap na ang ano, ang gawain. Shout out. Ito, sabi ni Brad Badong, hindi ako proud sa totoo lang kahit noon pa. So, may mga stories eh. Proud ka noon at some point, tapos biglang hindi ka na proud. Ano yung mga ganong... Oh, Toby, ikaw, proud ka ba? Nalo. Toby, MCGI? Dati. Nung una, oh. Nung ano, may... Actually, babang... Ayun ko, ah, bakit maingay yung background? Pero rinig ako. Sige, lakasan mo lang. Hindi kasi ano, proud ako before nung panahon. Pero once na nakita ko yung pag-tipas ng mga aral ni Bess, nakikita mo medyo siya na may personal. Iba yung ubalik at iba yung flow. Actually, yun, kanina yung topic, di ba? Yung proud ka ba sa mga aral na ko? Sa ano, pagdadaling mo yan sa North America, magdedebunk agad yung mga pepeturong sa doktrina. Alam mo yung pagkakadescribe na kay Dita? Nasabi niya, kasi nga, maka-order sobra.
Kaya ano, malaki yung jam. Actually, hindi yun yung tickets yung talaga ng Tibet. Kung pupunta siya sa Tibet, at titignan niya yung staff ko doon, kasi doon pinakal talaga sa Tibet. Ano yun, payat na payat. Kasi ano yun, na suffer talaga siya ng matagal. Yung pinakita niya na matabang yung statue ng Buddha sa mga Chinese na nato. Kasi yung Buddhism na doon na ayawanan ng Taoism. So, yun lang. Isa yun sa mga maraming patitipang kasamaan dito. Yun lang. Okay, salamat sa Diyos. Kahit maingay. Hello? Ang ingay. Hello? Kuya Adel! Hello! Sige, Bradlon. Hello, ganit. Hello po. Claro, claro. Apo. Okay na. Claro po yung boses. Toby, maingay. Ang ano kasi, ang isa kasi sa mga factors talaga dyan, no? Umpisa, mapapakinggan mo si Bis, mapaproud ka dahil tama yung aral na sinasabi, parang marirecognize mo. Ngayon, kung naging membro ka na, halimbawa, nasa isang city ka, halimbawa lang dito sa Pilipinas, no, hindi pa natin sasabihin na nasa abroad tayo. Halimbawa dito sa Pilipinas, particular dito sa amin, ano ba, city ito eh. Sa ilang libo ng tao sa city, umabot ng million ang population, ang membro nyo lang isang po. Ano ikaka-proud mo doon? Para bang reality strikes? Kung ito totoo, bakit hindi ito lumaganap, hindi appealing sa iba, kumbaga sa iyo lang appealing? Pag halimbawa nandun ka na sa lokal, lalo na kayo lang dyan, hindi kayo tumadami, kahit anong kikayat nyo, hindi rin naman umaanib yung mga tao, o umaanib man, nawawala din. Ganun kasi ang realidad sa MCGI eh. Maraming nahihikayat, pero nawawala rin. Ganun talaga, kaya hindi ka talaga maging ang ano mo dyan, proud lang, pero at the back of your mind, in reality, hindi ka talaga proud. Kasi mismong tanungin mo yung mga ano dyan, mga KNP dyan, mga MIC dyan, mga manggagawa, mga DSC, sila mismo hindi yan mga proud eh. Hindi mga proud eh, ano mo nga yan, utusan mo nga yan ng mga aral, magteksto, hindi magtitexto yan sa ano, public. Kumbaga, mag-i-invite lang, inaasa lang din nila sa member yung pag-i-invite sa mga membro sa doktrina. Eh, ganun yun. Kumbaga, sinasabi lang nilang proud sila, pero at the back of their mind, hindi sila proud. Oo, ganun yun. Kasi reality strikes. Oo, at saka yung ano pala, broccoli, yung regarding dun sa issue ng mga IP, yung ano, parang nadidismaya si Jamal dahil parang walang return of investment. Eh, ganun din nangyari dun sa Pilipinas eh. Di ba yung latest na lokal nila dun sa ano, yung mga ITA yung mga member? Eh, dati 100 yung kaanib ngayon. Ang natitira na lang, kukunti na lang. Parang ganun din ang nangyari. Parang dismayado siguro sila dun sa mga ganung pangyayari na maraming naaanib sa umpisa tapos nawawala na lang unti-unti pag nawala na yung pakinabang. Kung ganun ang nangyayari. Kaya yun lang muna ang aking ano. Merong, nabaltaan nyo ba yan? May indigenous person na ano daw sa beer house? Ikaw, Kuya Talong, ikaw ba yon? Nagkwento nun? Yung kapatid nila sa sityo, nahuli ng pulis dahil nagbe-beer house? Ay, hindi ko nakwento yun. Hindi ako yun. Na-convert nila kasi pinakain nila, nag-ano ng patubig. Tapos, yun nga, nakulong. So, parang, kung hindi mo yan kinonvert, baka, ano pa rin, yung tribal, ano pa rin yung sinusunod niya. Hindi siya na-modernize, hindi siya nag-beer house. Ewan ko lang, ah. Baka mayroon ding mga ganong indigenous people na nagagawi sa beer house. Ewan ko, ah. Kasi hilig mag-convert, eh. What's your benefit of doubt? Baka matagal na nagbe-beer house yun. Hindi talaga tunay na kapatid. Pinasok ng lihim. Okay. Icebreaker muna tayo. Ay, may sabihin ka ba, Kuya Del? Nagda-drive ka eh, sabi mo. 140 kilometers. Hindi, aminto na ako kasi narinig. Ang bilis na na. Ginagaya mo si Katie ah. Ayaw, mentor.
Siyempre, mag-practice na. Kailangan maging rider tayo dahil napapunta yung gawain eh. Mga riders. Baka magpatalong ka na rin ng motor, ha? Plano ko na rin bumili ng motor para makasabay tayo sa ano eh. Sa uso ba? Doon na papunta, tsaka Harley ba, Harley? Sa sabong. Hindi, yun na. Sige, yung sige, binanggit mo yung sa ano sa IP. Yung sa ano yung sa IP kasi yun yung isa kong problema din issue din diyan dahil nga yung ano yung kino-convert nila yung mga ano katutubo di ba sa mga sityo. Eh bawal yan ng ano eh ng NCIP. Eh pinipreserve nga natin yung culture ng mga katutubo eh. Sa Ipralo, bawal yan eh. Yung i-convert, i-convert mo yung mga ano nila, kultura nila, tsaka yung mga traditions nila. Eh, hindi po pwede yan kung may magre-reklamo lang dyan ng mga taga NCIP, tsaka mga ano, nako, eh ano yan sila. O pwede yan silang i-reklamo. Dapat ang ginagawa lang nila, purely, ano lang, charity, ano, works lang dapat. Walang, ano, ang intensyon kasi nila, kaya sila nagbibigay ng mga charity sitio is to ano to convert yung mga napaka-illogical dahil imaginein mo na nahimik yung mga katutubo doon sa bundok sa mga liblib na lugar eh tapos pupuntahan nila bigyan ng lugar tapos dodoktrinahan ngayon pag hindi na anib eh di ba ang aral sa atin yung hindi nakapakinig ng aral, mas magaan pa yun na maligtas. Diba sa makarating sa langit dahil hindi nakarinig. O may pag-asa pa. E paano yun? Yung mga, katulad niya, yung isang sitio na pinuntahan nila, yung nagtayo pa sila ng lokal, from 200, ang malita ko, nasa 20 na lang, 30 na lang yung active na dumadalo. Minsan, 8 lang. O edi pa paano yun? Edi, bigyan bang sabihin na mapapahama yung almost 90% ng mga katutubo na yun. Diba, yun yung, ano, yun yung point doon eh. Eh, nahimik yung mga katutubo doon. Yes. Huwag na nilang gambalaan at istorbohin. Ang point kasi nila dyan, yung ginugulog na eh. Tsaka, naghahang ka, Brad Adel. Ang point sige, nila dyan, yung doon. Ano nila, yung Diyos nila, mali daw, mga pagans daw. So, belief nila yon na mali ang ano sinasamba nila. So, parang ini-insist nila yung belief nila dun sa mga katutubo. So, pero sa akin naman, kung ako ha, noon pa, yung thinking ko noon, malaki ang pananagutan ng isang mangaral sa ano sa kaligtasan meron ka lang isang mapahamak diyan mabigat na yon thinking ko yon noon ah pero ngayon wala na akong pake wala kayo diyan Ate Pechay di ba yeah yung sa mga katutubo na witness ko yan sa kasi taga Mindoro din ako eh na witness ko yan sa mga mangyan ang na-convert nila. Ang nangyari kasi noon, merong isang community ng mga mangyan sa bundok na wala kaming alam na they exist. Ang nangyari lang, itong nasa community, meron silang kubo na hangout, parang hangout nila, na tinayo nila, kubo, na meron silang transistor radio na debaterya na padaanan nila yung programa na ang dating daan na gustuhan nila. So, ang nangyari noon, kumbaga, may lokal na bago pa namin sila na nalaman na they exist. Kasi yung kubo na yun, nagkakatipo na sila dun eh. Tuwing e-ere yung ang dating daan sa radio lang yun. Ha? Radio, walang TV, no? Kasi walang kuryente, taas ang bundok. Ano? Gusto nila yung karisma ni Bradeli.
So, hindi ko lang matandaan kung paano nalaman ng mga kapatid o ng manggagawa na may mga yung mga mangyan sa bundok na ikinig kay Brad Ellie. So, nangyari, nung nalaman nila, minisyon nila. Kasi nandun na, nataniman na sila eh. So, ang mga sumunod na pangyayari, it went so easy. Kasi nga, naniniwala na kagad sila eh. Gusto na kagad nila si Brad Ellie eh. So, walang resistance. Tapos, lalo na nung minisyon, medical mission, hinarana, kung ano pa, di ba? Punta kami doon para kami nag-hiking. Ano, saya. Saya namin noon. Nagpunta kami ng bundok. Mga baon-baon kami. Ang nangyari lang, nung na-converts yung mga mangyan, syempre nga, kailangan iwan nila yung mga bagay sa kultura nila. So, hindi na nagbabahag yung mga mangyan na anib. Hindi naman lahat nung nasa community na anib eh. Nangyari, yung na-anib, kasama yung ano nila, chief nila, yung pinaka-leader nila sa community. Oo, na-anib yung chief nila. Ano yun na recognize ng government na siya ang chief. Nung na-anib, yung mga naging kapatid doon, hindi na nagbahag. So, naiwan na yon yung culture na yon, namatay na yon sa kanila. Tapos, yung mga ornaments, alam mo yung mga hindi naman natin sa sariling alahasing, mga beads, ganyan, mga handicraft na ipinapamalamuti ng mga babae, bawal na rin syempre yun. Diba? Pero ano yun, mga mangyan arts yun. Ako tinuturing ko, mangyan arts yun eh, yung mga ganon. Kahit na ba tinuhog lang na buto ng mga halaman yan eh. Minana pa nila yung arts na yan sa ninuno nila. So, heritage yun, kung ako tatanungin. Tapos, at saka yung ano nila, yung pag-consume ng nganga. I don't know kung familiar kayo dun sa nganga. Mm. Yung nganga, may nicotine kasi yun eh. Na content, kaya addictive yun. Kinoconsume yun ng mga mangyan, pumupula yung mga bibig nila, ang ipin nila, yung labi nila, yung bunganga nila na nagiging pula. Tapos na, ano, nabubulok yung ipin. Yun ang, ano, ang side effect ng pagnganganga. Pero, kasama yun sa culture nila. So, binawal sila noon, cold turkey, pagkaanib, wala nang magnganganga. Oo. Kasi may nicotine yun eh. Mm. Pero niyon natural ano yun, natural occurring nicotine sa ano, sa bundok. Yun, mga ano. Oh, sayang talaga pati yung mga orasyon, mga ano to, yung rituals, wala na yan. Hindi na pwede. Broly, ito yung ano, yung kasi ngita ko, ano, yung regarding to sa IPs, yung sinasabi ko na IPRALO, yung the IPRALO RAA371. Ito yung sabi, the law was passed to promote, protect, and recognize the rights of indigenous peoples. This includes the right to ancestral domain lands, the right to self-governance and empowerment, right to culture integrity, and right to social justice and human rights. So, yung IPRALO, intended talaga sa mga IPs, mga indigenous people. Kasi sa Pilipinas, napakarami nating mga IPs. May kanya-kanya yung mga kultura, may kanya-kanya mga religion, may mga ritual. So, yun ang gustong i-preserve at protektahan ng gobyerno. Kaya ipinasa yung noong 1997, yung IPRALO na tinatawag, exclusive yung for the IPs. Kaya yung talaga yung mga ginagawa, although yung may mga ganung like for example mga IPs na sila mismo yung nagko-convert, pero hindi yan
ano, hindi yan tawag dito, yung pinopromote ng ano natin, ng gobyerno. As much as possible, ay dapat ma-preserve yung kanilang mga kultura. Kasi pagka nangyari yan, mamamatay yung kultura natin from the very beginning, pagka hindi yan napigilan. Kaya yung ginagawa ng MCGI na yan, nagpupunta, kasi may mga ibang religion ako nakikita rito, like sa aking lugar, ano. May mga religious group din na pupunta sa mga IPs o tribal groups sa mga bundok. Pero hindi nila totally yung parang ang intention ay si i-convert. Naggagawa na sila ng mga charity works, gano'n, tumutulong. Ganun ang ginagawa. Ang mahirap kasi sa mga MCGI, ang intention talaga nila is to convert, 'di ba? Yun ang sinasabi ni Jamal, 'di ba? Oo, na kaya sila gumagastos, tapos hindi mo naman mag-i-convert, hindi mo naman mapapaanib, eh nagsayang ka lang ng ika ng pera. So ibig sabihin, ang intention nila, kaya sila gumagawa ng charity works, like for example, sa mga sitio at mga katutubo, para i-convert at maanib, which is, pinagbabawal po yan ng batas natin sa Pilipinas. Yung batas ba, parang rights lang eh, nakasulat dyan eh. Walang prohibition na, hindi nyo pwede i-convert. Walang pwedeng gumalaw sa culture nila. Wala eh, saka kusang loob naman. Nagiging ano lang yan, Brad. Yun na mismo kung... yung batas itself, yung ipralo. Hindi naman hinuhuli. Magiging problema lang yan kung pupwersahin nila. Ganun. Kasi ang nangyari dyan, in the guise of freedom of religion, hindi naman pinuwersang manib itong mga to eh. Ganon. Oo. Kaya hindi walang masyadong ipin yung law na yan. Sino nakaisip niyan? Sana mas mahigpit. Pwedeng ireklamo yan. Sa totoo lang, pwedeng ireklamo yan kung may magreklamo. Ancestral domains, di ba? Yung mga ancestral domain land na hindi mga title na tinatawag. Mm-mm. Ayun pala, oh. Ibig sabihin yun sa mga ancestral domain, sa mga katutubo na yun, ibig sabihin mga panahon pa nila, kaya pag sinabing sa kanila yan, sa katutubo yan, bawal ibenta yan. Pero may nagbebenta, di ba? May nagbebenta ng mga ancestral domain na mga titulado'ng lupa. Ngayon, yung mga yun, pwede mo ireklamo yun, pwede kang mag-file. Hindi lang siya na-actionan kasi walang nagre-reklamo. Pero once na may nagreklamo, nag-file ng complaint, pwedeng actionan ng NCIP yan. Yung NCIP, yung National Indigenous Commission, parang ganun, people of sa IPs, sila mga ako ng NCIP, yung mga katutubo. Kung once na may magreklamo. So, ganun yung sistema na ginagawa. Kaya... Nako, putol-putol ka. Kasi wala kasi nagreklamo. Oo. Wait lang, napuputol ka. Oh, we just reached 45 viewers in YouTube. Parang first time to, ha? 45. Ayos. Nakikita ko yung mga mangyan eh, Ate Pechay, sa Mindoro. Naglalakad sila, nakabahag. Diba? Tapos, ayan, nakabahag sila, diba? Cute. Ang cute nila. Maliliit sila. Tapos, sabihin sa'yo, kaibigan! Bilhin mo na tong ano ko, yun ngang ginawa nilang art. Ganon. Or itak. Nagtitinda sila ng mga Trader sila eh. Trader. Trader. Mga barter. Mm-hmm. Yun, favorite nilang tapos, sabihin. Tapos, sasakayan sa bus ng libre. Hindi na sinisingil ng mga driver tsaka konduktor yung mga mangyan na sumasakay. Sayang ang culture. Nagdamit na. Di lalo na yung mga isipin mo yung mga ipugaw, ano gagawin nila doon sa mga nagtatato? Di ba? Marami pala sila. Hindi lang MCGI ang pumapasok sa ganyan, pati ibang religion pala. Charity. Ano ba yan? Charity lang. Pero hindi nila
inaano na i-convert or bautismohan, ganun. Wala silang ginagawang ganun kasi may mga na organizations or religious ako nasamahan nun. Walang ganun na parang ang intention nila is ano, kaya nila kaya sila gagawa ng charity group, ng charity works doon para to convert them or bautismohan sila, doktrinahan. It's just typical ano lang, medical mission, feeding program, may mga nagtatayo pa nga ng mga school just to help the ano, the IPs. So ganun. Hindi katulad sa NCBI kaya gumagawa ng ganun. Katunayan ngang ganun talaga ang intention nila, nagtatayo nga sila ng lokal, di ba? Sa malapit. Sa malapit dito. Talaga yan. Ang intention talaga nila is to convert the IPs. Kaya kung may magre-reklamo lang dyan sa NCIP, sa National Commission of Indigenous People, ano yan, makamaniwala, tatamaan talaga sila dyan. Mm-hmm. Bawal yun eh. Hindi po pwede kasi kaya ang intention nung IPRALO is to protect the rights of the ano eh, and also the culture. And also to promote the culture ng mga katutubo. Tapos eh, lantaran yung ginagawa nilang ganyan. Ang maganda sana ang pangaral, yung mag-broadcast ka lang. Tapos kung sino yung makarinig o gustong umanib, sila yung lumapit sa'yo. Huwag yung lalapitan mo sila doon mismo. We just reached 47 YouTube. Sige, sorry. Natuwa lang ako, 47. Oh, yun lang, yun. Typical na charity works lang. Ang hirap kasi sa MCGI, hindi genuine yung kanilang mga pagtulong. May hidden agenda kasi. Mm-hmm. Eh, nakaka-inis eh. Nabasa rin kasi sa Biblia. Tsaka ano yan, dapat i-preserve yung kanilang culture historically at tsaka yung ancestral domain nila as AIP. Kagaya yung issue nga dyan sa dam na itatayo sa Quezon Province at saka sa part ng Tanay Rizal, yung Kaliwa Dam, they are against it dahil masisira yung kanilang ancestral domain. So when you invade an IP area, you will destroy their culture na rin as well. Can you imagine ipagbawal mo yung pagbabahag dahil kailangan matimtiman ang suot mo? Ipagpapaldahin mo yung mga yan. Mm-hmm. Hindi mo na yan pwedeng pakainin ng mga inihain nila sa mga anito nila at saka sa mga bathala nila. Di later on, actually, sisirain mo yung culture nila. Mga nakapalda naman yung, diba? Mga ano eh. Yung mga babae, nakapalda na sadya. Nakapalda na sila. Yung mga lalaki lang, nakabahag. Pero wala silang halay doon. Yes. Yun ang normal. Yun ang purple pagtatatu dress nila, Brad. Yes, di ba? Yung pagtatatu. Actually, bahag talaga sila. Eh, kita mo nga yung dede nila dyan eh. Di ba? Yung mga kababaihan normal nila dyan. Normal sa kanila yun. Pagbabawal mo yun. Pagsusuotin mo ng matimtiman na tinuturo mo sa doktrina. Lalabas sila pala yung malay. Sisirain mo yung cultural background. Yes, sisirain mo yung cultural heritage na. Ang sabi kasi nila diyan, uncivilized daw, uncivilized sabi ng mga ano, kasi ganyan din ang linya ng mga conquistadors eh. Yung mga Spanish, mga Portuguese nung unang panahon, pagpunta nila sa North America, pagdating nila Columbus doon, inakabahag yung mga tao doon. Eh, tinuruan nilang magdamit kasi labag sa aral ng Katoliko na ganun ang suot mo. Kaya parang gano'n din ang ginawa niya. Parang modern day conquistador yung sila eh. Yung gano'n. Yung gano'ng galawan. Okay. Wait lang. We just reached 49 in YouTube. Tuwan-tuwa akong puto. Goal natin 50 ah. Hindi pa ako naka-reach ng 50 ever. Aldred, sige po. Okay. Itatagdag ko lang. Totoo yung sinabi ni Ate Pecha ni Kuya Adel tukol sa mga IP na unti-unting pwedeng mawala kung itutuloy itong parang colonization na to. Kasi nalala ko sa may Cordillera, may mga lokal dun eh. May mga naanib dun na mga igrot. Siyempre, pag tuloy na silang naanib yung pamilya man nila, hindi na sila pwede mag-participate sa Kanyaw. Yung Kanyaw kasi, religious ritual festival yun eh.
hindi na sila pwede doon. So, kailangan nila magdamit. Hindi na pwedeng kumain ng pinikpikan. Oo, hindi na. Saka hindi na sila pwedeng magbahag, magtopless. Sa kanila kasi normal yun eh. Wala namang halay sa kanila eh. Kung bakit sa dito sa atin, sa dati natin, ano, nagbibigay ng halay na mahalay yung babaeng ganito. Eh sa kanila, mga nakatopless, hindi naman nila nire-rape ang isa't isa kahit mga nakahubot-tubot sila. Diba? Hindi naman nila nire-rape ang isa't isa. Tapos, gusto din kasi ng... You know, ng MCGI na patunayan na lumalaganap ang pangangaral. Na kaya kahit sityo, pupuntahan. Para lang ipakita sa buong kapatiran na ito kami, tingnan mo, lumalaganap, dumadami, hindi nangangunti. Gusto nilang panindigan. Gusto nilang panindigan na kan tayo, lumalawak tayo, dumadami, hindi nangangunti. Kaya kahit mga sityo, mga baryo-baryo, o saan pwedeng dumami, ma-convert, doon sila ipapakita nila. Yun eh. Merong tinatawag na advertisement sa mga kapatid para magtumibay. Ay, dumadami, nagkakatotoo, dumadami pa din. Diba? Kahit wala na service, dumadami pa din kasi ayun yung mga sityo, dumadami yung nagko-convert sila. Yun. Ano tapos kaya, ito, bro, may nag-comment to si, sa YouTube mo, si FPS channel. Ingit lang daw tayo. Saan tayo na ingit? Ang intensyon ng MCGI ay makasunod sa utos ng Diyos na gumawa ng mabuti sa lahat. Kung minamasama nyo, ingit lang yan nasa mga puso nyo, mga tol. O, ingit daw tayo. Ingit tayo. Ayaw nga nating sirain yung culture. Kami. Oh, wala kang pagmamahal sa kultura. Yan ang ibig. Ignoranumus ka siguro. Hindi mo alam yung pinagsasabi naming cultural awareness. Kung nag-aral ka ng kultura, pare-pareho tayo mga Pilipino, ang tawag sa atin Indio. Mga katutubo tayo rito, oy. Yung reliyon na nagpahiwa-hiwalay sa atin. O kung sino ka man, pumasok ka rito, i-educate kita. Tuturo ko sa yung historical background ng mga Pilipino. Puro katutubo tayo rito. Mga Ita, mga ano, mga Tiboli, mga Mangyan, mga dinagat, makababayan natin yung mga yan. Yan ang originate natin. Yan ang origin natin. Reliyon nagiwahiwalay sa atin. E, ignoramos ka kung sino ka man. Wait lang, ipahilar na. Wala yan. Sa Pinas pa na yun, di ba? Meron din iba't ibang ano kultura around the world. So, dapat maging educated ang bawat isa. Kasi yung iba hindi nila alam eh. Tapos ano mangyayari sa mga Ita? Or dun sa mga kababayan natin na yan, kapag hindi na sila dumadalo, bibigyan yan dun sa Kalawang Pedro, sa Kawika ang tunay na nagbabalik muli ang aso, sariling suka. Diba? After nila guluhin yung kultura, ganun yung ano, magiging labas, kaya nakakaawa. Ako, proud ako na galing siguro ako sa mga Ita dahil kulot ako eh. Hindi ko maitatanggi, kulot ako. Baka yung origin ko, Ita ako. O yung lahi namin ay galing dyan. Kaya sinasabi ko kung sino ka man, pumasok ka rito, i-educate kita. Ayan o, educate kita dito. Pinagsasabi mong inggit. Wala kaming inggit. Tado ka. Nakakatawa yan. Pag nabawa, pumunta kang Baguio, dun sa may botanical garden, may mga ano doon, indigenous people. Magpapa-picture pa kami doon dahil nakakatuwa na preserve nila yung culture nila. So, wag nyo namang tanggalin yung isipin mo, tanggal kung lahat na yun ng mga igrot, i-convert mo, paano na, ano na, di ba? Excuse me. Yung sabi niya na inggit lang tayo kasi yung sila gumagawa ng mabuti, yun ba sabi niya? Eh kayo nga hindi dito nga sa lugar ng ano ng sa Canada, may indigenous community rin dito. Meron din. Alam ni peculiar 'yan. Nandito ang tawag ng mga Pinoy sa kanila, pangapana, kasi Indian pana daw, pero ano, ang tawag nila dito ay mga First Nations. First Nations. 'Yan Indians. Yung mga Indians din sila, pero hindi sila somehow related din sila sa American Indians, pero ang tawag ng Canada sa kanila ay First Nations. Ngayon, sinasabi mo... Yan ba yung mga lahi ni Pocahontas? Diba? Yan yung lahi ni Pocahontas, Ate Pechay. Meron. Yung sabi doon na ano, mag-ano-ano ka,
meron ding indigenous dito, bakit hindi ninyo missionin? Kasi hindi sila, mas mahal nila yung culture nila. Hindi sila papatol sa inyo. Ganyan ang ano, mamulat ka kasi kaya hindi ayaw ni Jocel mag-mission dito. Sinabi niya nga na hindi sila aanib kasi alam mo yung mga aboriginal dito, yung mga First Nations, ano, matapang sila makipaglaban sa ano, tungkol sa kultura nila kasi nung naapi sila, na sinakop yung land nila, ngayon nasa reservation area sila na walang tubig, walang maayos na ano, walang hindi maganda. Binukod sila ng government kasi oo, tinry silang i-assimilate noon ng Catholic Church. Kaso ano, hindi nag-effect kasi mahal ang marubdob ang kapit nila sa culture nila eh, yung mga First Nations dito. Maano sila ma tinitake masama ang loob nila pagka dinidiscriminate mo sila dahil lang sa First Nation sila. Oh, kaya hindi yung MCGI na doctrine, hindi tatalabyan sa ano, hindi yun sila, kaya hindi sila makamission eh. Oh. Eh kung ano gawang mabuti, edi ayan, gawang nyo nga mabuti yung mga, wala kahit isang ano dito, kahit dito sa lugar ko ah, sa city ng Regina, wala silang minisyon na ano, na andyan yung mga homeless dito sa North Central ng Regina, andyan ang concentration ng mga indigenous dito ng First Nations, wala silang ano, minisyon na ano, dahil mahirap. Ang lagi silang nakasakay sa isang existing na charitable organization like Food Bank o kaya Carmichael, ganyan. Lagi sila doon nakasakay para patulan yung charity nila. Pero kung tatayo lang sila mag-isa, wala namang patol sa kanila eh. Kasi gusto nila, pag nag-mission, may i-interviewin, haharap sa camera, ganyan. Hindi yan uubra dito. May follow-up question si siya. Pecha, May follow-up question to si FPS. Oh. Alin daw ang mas mahalaga? Sa pagsunod sa utos ng Diyos o yung kultura lang na walang alam sa kautusan ng Diyos? O yan, dyan ka magaling. Ahatulan mo yung kultura ng mga indigenous people. Pumunta ka kasi dito, pumasok ka rito para makita mo yung hinahanap mo. Pumasok ka rito, educate kita sa mga IP. Gusto kong sagutin yan. Alam mo yung mga tao na yan, naniniwala sa Diyos yan. Huwag mong sabihin na ano, na hindi sila religious. May Diyos yung mga yan. Kaya may mga lang, anito yan, may nyo. Mga bathala. Yun, hindi yung Diyos yun, nabawal ang Chicken Joy. Hindi yan, yung mga IP, hindi Diyos nila, bawal kumain ng Chicken Joy. Sa inyo, bawal. Mas pagan pa yung ituro sa kanila yung bawal kumain ng Chicken Joy, no? Dahil yung mga taong yan, ha, nabuhay yan, na matutuwid. Matutuwid yung mga yan. Kaya nga niluloko yan sa patag eh. Kaya nga sabi nila, ayaw nila magbenta ng product nila sa patag dahil niluloko sila ng mga unat eh. Siguro unat ka. Unat siguro buhok mo, no? Kaya ganyan yung concern mo sa mga IP. Paanibin nyo pag babawalan nyo kumain ng pinikpikan. Yun ang alam nilang pagkain. Ha? Na high blood mo ako, ha? Ito, may sinabi si Billy Kazuki. Brad Billy, yung comment mo, binlock ng YouTube kasi meron kang word na sinabi doon. Yung tanga, sinabi ko rin. Bawal yan sa YouTube ko, nakablock yung word na yan. Sabi niya, magtanong muna kayo sa abogado kung tama pinagsasasabi nyo about sa batas na yan. Magmumukha kayong mga tanga dyan. Sabi ni Billy. Attorney, akit ka nga dito, attorney. Andyan si attorney kanina eh. Papuntahin. Binasa lang dito naman si namin, di ba, na merong ganong rights daw na sinasabi si, ano. Tsaka, kung magkamali man kami sa interpretation yan, walang problema, hindi kami abogado. Magkamali man kami sa interpretation.
Saka the logic means, lang ang gagamitin. The ends justify the means. Yung lang yung kadali. Lang. Na mali talaga yon. Gamitan mo lang yung simple logic. Yan, eh. Tama yun, logic lang. Yung sa loob mo lang, yung sisirain mo yung culture nila. Tanungin mo, yung nag-comment na yun, Brad Broccoli, hindi ba totoo na pag naani ba mga IP sa inyo, pag susuotin nyo ng palda? Totoo, hindi. Sige, sumagot nga kayo dyan. Pag hindi nyo pinagsuot ng palda yung mga IP, maniniwala ako sa inyo. At kung payagan nyo yan na nakabahag, dumalo sa lokal ninyo, okay lang. Di ba ituturo nyo sa kanila yan? Tapos magsasalita kayo dito na kung ano, no? Yung sinasabi namin, realidad, na kapag yung mga IP na yan, naanib dyan sa inyo, mawawala ang kultura nila. Lalo na yung kasuotan, kasama ng kultura yan, eh. Buti sana, ano? Huwag nyo sabihin na hindi magbabago. Buti sana yung kagaya ng ibang religion na kahit na naanib sa kanila, they still, ano, respect and, ano, preserve yung mga kultura ng mga katutubo. Kasi may mga ganun, ako, eh. Malabo. Kaya... malabo mangyari yun. Hindi, ang problema kasi sa... grabe naman, kagaya ng mga ita, kulot yan. Eh di pag kulot yan, pahabain yung buhok ng babae, paangat yun. Kultura nun. Ang laki. Sige, sagutin nyo ako, kayo dyan. Wag nyo, yung nagko-comment dyan, sagutin nyo ako, logic lang yan. O sige, matuturuan niyo dyan ang mga yan na hindi magpaputol ang buhok, ha? Paano ano na? Mangyayari paano? Sa itsura niya pag ano na? sige. Afro. Afro look. Paano nga yung mga babaeng ano, IP doon? Anong gagawin niyo? Hindi sige. Nagpapagupit? Ako. Lalaki yun. Ano bang ginagawa nila? Ang ginagawa, broccoli. Well, broccoli, dito sa lugar ko, yung mga indigenous, yung mga lalaki, baligtad, nagpapahaba sila. Yung mga indigenous, ano dito, yung First Nations, huwag mo silang dodoktrinahan na mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Dahil ang sa kanila, sa kanila, ang mahaba ang buhok, karangalan yun. Ng mga, ano, lalo na kung chief ka. Lalo na kung chief ka ng isang tribe. Kailangan mahaba buhok mo. Kasi yun ang doon sila ano, doon sila gumagalang doon sa kanilang chief. Kaya ano, yan pa ang doon sa ganoon. Tayan dito. Na oh, yung mga tribal people ko, ano, pina-preserve nila yung culture nila, natutuwa pa ang Diyos sa kanila. Tapos dumating yung Kristiyano, pinaputol. Sabi ni FPS, ang concern niya yung pagsunod niya sa salita ng Diyos. So yun ang gusto niya, makasunod sa utos ng Diyos. Ito na pumapasok na dito yung ano, yung sistema ng MCGI na sila lahat mali, sila lang ang tama. Yung pagiging self-righteous. So kung nadidinig mo yung sarili mo FPS channel, you are being self-righteous. Hindi mo pwedeng i-manipulate ang paggawa ng mabuti at yung pagsunod sa Diyos kasi hindi kayo ang totoo. Pwede ko ba sabihin sa iyo na hindi yun. Ikaw ang totoo? Amen. Amen. So mali ka. At saka hindi kayo ano, hindi no one has monopoly of knowledge. Diba? No one has monopoly of knowledge. Kung sa inyo, bawal pagupit ng buhok. Hindi applicable yan sa lahat. Yan ang alam binigay kong halimbawa. Eh. Anong mangyayari sa kanila? Ano itsura ng mga IP na yan? Hindi mo papuputulan. Tama yung sinasabi ni Brad Aldred. Kung sa inyo, favorable kayo dyan o applicable sa inyo, sa mga ita hindi. O kung saan mang mga IP na inaano nyo. Oo. Wait lang. May tanong ako. Lone Warrior, may sasabihin ka. Yung tanong ko na anong ginagawa sa mga kapatid na ano, Aita, yung ginugupitan nila? Ang ginagawa nila dyan, kasi nayon akong kaibigan doon sana eh, sa bandang Papua New Guinea. Sa Papua New Guinea kasi parang ano din yan, yung mga tao doon, mga negro, tapos ano, yung buhok nila talagang kinky, tawag doon eh. Mm-hmm. Ang ginagawa nila din, lang mga babae kasi pag halimbawa, hindi mo ginupitan yung buhok ng babae na ganyan, yung sinitawag parang magiging afro look na yung parang nagiging buhag-hag na parang lumalaki yung ulo nila. Mm-hmm. Ang ginagawa nung tinuro nila dyan, mag-be-braid. Yung i-be-braid mo. Yung kagaya nung braid, di ba bawal din sa Biblia? Corn rolls. Yun. Bawal ba yun? Pamparaan. Kung sa Biblia kasi, bawal din yun eh. Pero kung ano, parang in-exempt na lang din ni Bess yung ano na yun.
Kasi yun lang talaga ang paraan para maayos, para mapusod ng maayos yung buhok ng babae na ano, kinky ang buhok. Kasi napakahirap yan eh. Pag ang natural talaga nila niyan, pag hindi mo yan, hindi ka guys sa unat na buhok na bababa yan, ang kanila, para kang lumalaki yung ulo nila. Yung kita mo yung ano, yung afro nga, sinasabi ko. Pag hindi mo ginupitan, ganun ang mangyayari. Kaya ang sabi nila, para sa kaayusan, inaano na lang, kinukorner, ano, natawag ni Ate Petcha yung role na yun na special para sa mga para sa mga black people na ano na hairdress ganun. O kaya dreadlocks. Dreadlocks, oh. Okay. Ito, sabi ni FPS, ang Diyos nila hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan. Oh, paano mo nasabi? Ayan. Yan, yan ang ano. Yan ang toxic na aral na tinuro one true church lang sila lang. Oh, yan. Patak. Pero silang CGI. Monopoly, meron silang monopoly ng paggawa ng mabuti yan. Na sila lang. Diyan yan talaga naging sila lang yun. Kasi nagiging self-righteous. So kung nadidinig mo 'yung sarili mo, you're being self-righteous kasi ano proof mo na ikaw ang nasa totoo? Eh paano ko sabihin namin sa iyo na hindi? Mali ka, wala ka sa totoo. Paano mo tatanggapin 'yon? Wala ka sa totoo, mali 'yung Diyos. So paano 'yon? Mali Diyos mo. Diyos ng MCGI bawal. Oy, F ano 'yon? Anong pangalan niya? FPS. FPS. Ikaw pala hatol ka. Ha? Sinabi ng Biblia, tatapot silang na nga sa labas, Diyos ang humahatol. Oo nga. Pala hatol ka. Anong pakialam mo? Ikaw, kung marunong ka lang magbasa. Anong pakialam mo kung sumasamba sila sa Diyos-Diyos? Palahatol ka. Oo nga. Yan ang tinuro sa'yo. Ah, yan ang ipinagmamalaki mo na hindi mo maipagmamalaki sa labas ng iglesia nyo. Subukan mo sabihin yan. Oo, sa abroad. Si Totoy sabihin Bipo, mo yan sa ibang bansa. Sabi niya, hindi kita hatulan, Brad. Sabi niya sa akin, kasi nasa labas ka ng iglesia. O, buti pa siya. Nakakatuwa. Naiintindihan niya yung Biblia. Oo nga. Palahatol eh. Hukumbitay ito eh. Hukumbitay itong taong hindi ito. Hindi pwedeng maging judge ito. Di ba gagawin silang judge in the future? Oo, gagawin kayong judge, di ba? Palpak yung mga judgment. Naawa ko sa iyo. Kawawa ka. Sinabi na ni Bes yan, kung kailan ka naanib dyan, sabi ni Bes, may mga maliligtas na mga IP. Mayroon. Sinabi ni Bes yun. O ni EFS. Ngayon, di na sila maliligtas. Sabi niya yun, yung mga hindi nakarinig. hindi nakarinig ng mabuting balita, maliligtas siya. Ikaw pala hatol ka eh. Awa ko sa'yo, bro. Kung sino ka man. Broly. Tsaka itong tanong dyan, kaya bang ipagtanggol ng MCGI yung mga issues ng mga IPs? Daming mga problema yan. Lalo na sa mga dito sa lugar namin, mga ancestral domain pa lang nila eh. Ancestral domain. Lupa. At saka yung FPS na yan, tanungin kita, di ba tinuro ni DSR, si Kristo ang bagong tipan? Yan na lang ipagtanggol mo. Pasok ka dito. Sige. Pamalian mo yung sinasabi ko. Papatunayan ko, hindi si Kristo ang bagong tipan. Sige, magaling ka eh. Papasukin. Pasok ka rito. Sige, mag-usap keyboard tayo. Keyboard warrior to eh. Oy, usap tayo. Pari post. Lumalabas yung... Pagka mong gagawa ako tuloy sa iyo nung araw. Ano ako yata lang? I-repost mo kaya yung Zoom. Andun, nakapin yung yan. Andun. Nakapin sa YouTube? Oo, sa YouTube. Alas live chat. Isang click mo lang yan, makakausap ka na namin. Sige na. Kuya Adel, sige, pasok ka. Papatunayan ko, hindi si Kristo ang bagong tipan. Peculiar. Sige po, ang ating muse. Ano po yung babasahin natin? Sige po. Hindi, maglilingkod sa inyo. Ni Kuya Adel ng talata yan. Inaano kayo eh. Okay po. Ay, inaano pa kami. pasok. Live consultation. Pasok. Toby, okay na ba audio mo? Takot akong unmute ka eh. Sige. Hello. Okay na ba? Nasa isolated na lugar ako eh. Nasa CR ka na. Sige. Then, kasi regarding dun sa yung First Nations, ayaw nila kasi tinatawag sila sa Indians. Tawag sa kanila, I think, either Native Americans or yung mga Inuits.
na-open sila doon sa term ng Indians. Kasi malayo nga naman ang India. Tapos, regarding sa comment kanina, na may nainggit daw. Iwan ko yung nainggit yung mga co-host dito sa podcast na to, doon sa MCGI, di ba? Yun lang naman. Kasi niso ko, iwan ko yung tayo nainggit doon pa sa mga tulungan or pagdami ng members nila, di ba? Saan pa sila? Saan ba tayo nainggit? Yun lang naman. Wala. Yun nga tanong sa akin ni Totoy Bibo, ba't daw ako galit na galit sa MCGI? Eh, gusto naming maintindihan ng mga tao yung mga bagay-bagay, hindi nakakulong. Kung naman yan. Oo. Open your eyes. Oy, attorney! Hello po. May sinasabi dito na hindi daw namin alam yung batas. Ano bang batas talaga sa about sa IP? Attorney. Eh, may legal advice. Oo nga eh. Attorney, hello. Yung po ba ay pwede sa batas? Yung sa sinabi po ni ano, ni Kuya Adel. Naka-mute. Yung ipinasa noong 1997. Hello? Yes. Welcome po. Ah, napa-research akong konti eh. Basta ipralo. Ah, narinig ko yung usapan. Well, alam ko nabanggit ko na before, di ba, Broccoli, na about this. Parang napahapewan natin dati. Yes. Na pwede naman niya. Kasi tinignan ko sa Section 72 ng ipralo, may punishable acts naman. So pwedeng civil, pwedeng makulong, depende sa court. Yun nga lang, for sure, ang depensa ng MCGI dyan, eh, hindi naman pinilit yung mga indigenous people. Parang so, ano lang, free labor, hindi pinilit. So, pwede naman kasuhan. Yun nga lang ang tanong, is mo nanalo ba sa kaso? Eh, baka may depensa naman sila. So, yun lang ang nakikita ko dyan. Galing. So, yung attorney, pwede nga ang filean ng reklamo sa NCIP, di ba? Para actionan, ano? At least, maano lang. Oh, maano pwede lang sila naman, pwede naman. No, pwede naman. Kasi yung rights of indigenous people, nasa constitution naman natin yan eh. Kaya nga nagkaroon ng IPRAL, oh, because recognize yan ng constitution and it is the law of the land. No? So we need to respect that. Pero in the guise of religious freedom, sabihin naman nila na eh, kusang loob naman umanib sa amin eh. Hindi naman namin pinili. So baka matalo lang din. Pero kung ang tanong kung pwede mag-file, pwede. Pwede naman mag-file ng damages. Yan. Para lang yun yung attorney, yung ano, yung nagbenta ng ancestral domain, eh, kahit bawal, eh, como voluntary nagbenta, pero still bawal pa rin, di ba? Yes, pwede. Basta may consent. Oh, basta may consent. Lagi naman may exception, eh. Consented naman, yun. Dun lang, medyo, ano, alanganin. Okay. Pero at least kahit papaano, i-call sila ng attention ng ano, ng NCIP na, teka muna, dahan-dahan kayo kasi sisira yung kultura ng mga katutubo dyan. Pwede silang sitahin, di ba? Na eh, alis kayo dyan kasi pinipreserve nga namin yung kultura ng ano, kayo naman, pinoconvert nyo naman, nakalampating kayo. Yes, tama naman. So pwede naman sila warningan na. Siguro maganda, maano sila dyan, matry natin kung may magko-file, tapos tingnan natin parang kung para may ganitong incident eh, like for example yung isang corporation kasi dito na ano kasi yung case nila yung na binili nila yung lupa ancestral domain ng katutubo na 1980s pa, so walang nagre-reklamo, walang nagpa-file, although bawal yun eh. No, although 1980s beyond ano, before 1997, wala pang batas eh, di ba? Pero nung naipasa na yung batas, masasakop na rin siya na bawal na ibenta yung ancestral domain. Kung since wala nang nagpa-file, okay lang, go. Binibenta pa rin nila yung lupa. Ginawa pang subdivision eh. Pero this ano 2019, nag-file yung mga tribal groups na mayroong application for CATI doon sa ancestral domain. O yun, ayun, ano, nag-hearing sila ngayon, ongoing pa. Tawag dito.
naka-CDO yung ano nila. Oh, naka-CDO yung kanila, oh, cease and desist order yung operations ng kanilang corporation, tigil operations sila dahil nga may file ng ano, may file ng complaint yung mga katutubo dun sa lugar. Ganyan, yun yung yes. Pinopoint ko, di ba? Na kung may magpa-file, may magre-reklamo. Yes. Abayan. Lalo na nga, may IPRAL. Oh. So, talagang violation. Attorney, itatanong ko lang. Attorney, itatanong ko lang. Oh, may jurisprudence na ba regarding this IP? Na may mga cases na ba na na-file sa Supreme Court? At nagkaroon na ba ng Supreme Court decision regarding them? In any particular? Kasi the thought of the law itself, parang may ano rito, may problema. Kasi nakalagay doon sa ano sa batas na yon na naipasa noong 1997, meron silang jurisdiction o meron silang parang kakayahan na i-improve yung sarili nila by themselves. Nakalagay kasi yun, if I'm not mistaken, saan ko ba nabasa in part yun kung anong article. Pero kung may jurisprudence na po, attorney, coming from the Supreme Court in any case, regarding this matter, meron na ho ba na nahatulan or anything? Alam ko meron, pero hindi lang ako masyadong familiar ngayon. Siguro, yun ang assignment ko next time. Balitaan ko kayo. I thank you po, attorney. Ko lang, ha? Oh, kasi kung may jurisprudence na yan, we can ano retrieve it sa SCRA, sa Supreme Court report annotated, so we can see the rationale of the honorable ano justices of the Supreme Court. Yes. Just in case. Oh, kahit sa online makikita naman, basta alam natin yung GR number. I-research ko lang and then I will share the link. Yeah. Thank you, attorney. Kasi frustrated lawyer din kasi ako eh. Hindi lang ako nagtuloy. Hindi pa ako ano ha. Nag-bar exam lang ako last. Okay lang kasi may may legal ano na kayo. Legal background, yes. Legal background naman kayo. So, we can rely on that. Thank you so much po. God bless, attorney. Yes. God bless, attorney. Yes. Oh, kita nyo. Para tayong tool po. Tinatawagan natin si Attorney Garrett. Hindi pa merong ganong abogado tinatawagan. Kasi yung nagmamagaling. Tawagan natin. Yung nagmamagaling. Oo. Oh, why not na matawagan yung mga authorities, di ba? Tatawagan natin si to hold their attention. Si Roland Ocampo. Hello, Brad Roland. Yung director. Impang mo. Kausap po natin siya. Si MPS nandito, nakikipag-ano, bardagulan. Ano pong action natin magagawa dito, Brad Roland? Joke lang. Welcome, Kalem. Hello po. Anong masasabi mo sa ating topic ngayon? Kalem. Hello. Oy. Hello. Wala. Ate Pechay, sige po. So ang nakakapigil lang para umaaksyonan yung influence ng mga religious groups sa indigenous people. Kung may magfile, I mean, yes, within their community. So, ganito, hindi sila dapat magpakakampante ngayon. Kasi, di ba, nabalitaan ko, yung isang sityo dyan, nauubos na. So, merong namumulat somehow sa pinasukan nila na na nagkamali pala kami ng paso. So sila ay kung sila ay dadalawin at pipilitin na bumalik at nag-put up sila ng resistance, so doon natin magagamit yung April law na yan kasi sila na mismo yun eh na ano ng mga indigenous people eh. Nasa sa kanila yon kung ilalaban nila yung pag-alis nila sa MCGI.
using the IPRA law kasi nga na ang cost nga ng ano eh ng pag-anibe ipakwil yung culture nila, di ba? Mm-hmm. So eh marami nang ano, marami nang nalalaga. So huwag silang pakampante na walang magreklamo. Di ba? Yun. Yun nga. Ang hirap. Kaya itong mga ano, kasi sa wala namang atheist or agnostic na nangihikayat eh. Meron ba? Wala naman eh. Kuya Talong, nangihikayat ka ba? Hindi naman eh. Parang we just share what we know kung may chance, pero walang ganong nangihikayat. Hindi naman. Hindi naman ako nangihikayat. Parang bahala kayo dyan. Share lang ako. Oo, ganun. Walang proselyting. Oh, wala. Walang burden na kailangang mapangaral yung salita ng Diyos. Wala naman kasi tayong Bible eh. So, it's up to them to decide kung anong papaniwalaan. Ayun. Okay. Tingnan natin dito. We have 52. Oy, 52. Watching right now. Grabe ang blessing. Grabe ang blessing. Oh, super chat na guys. Blessing. Lumalaganap. Wala na. Wala pang power viewing 'yan, ha. Oy, wala. Organic gulay 'yan. At mga gulay tayo eh. Kuya Bacoli, isang sa atin tayong mga tagalokal lang Reddit. Oo, yun, kaya talong, yun, kaya talong, maganda yun. Pinag-pray pa ako ni ano, Kuya Will. Kailem, sabi nga, tiyatawag kita kanina eh. Ay, sorry, no, nakapikit na kasi ako. Ang ano ko lang, ano, sabi mo kasi 52 na eh, tapos sabi din ni Ate Pechay, ano, wala pang power viewing yan. Hmm. Mapapagkama lang ka na namang gumagawa na iglesia, Kuya Oli, ikaw talaga. Meron na nga, members, Church of Gulay. expect ka na ng may mga ano negative comments dyan tulad nung kanina na gumagawa daw ng mabuti kaya okay lang daw ang ginagawa ng MCGI Cares. Ika nga. Nahuli namin yan eh. Pina power viewing nila. Oh, paki refresh every 20 seconds ha para dumami yung views. Gumamit kayo ng iba't ibang devices. That's a form of ano, 'di ba? Matawag to. Diyan lang dapat na realize na nila na lokohan ni, 'di ba? Bakit oo, kasi niyo ma-realize 'yan? Actually, diba? Totoo yun, Ate Peche. Actually, if you remember, like, way back early 2000s, di ba nagkaroon ng parang website si Best na ano, yung parang vlog yata yung something, tapos yun nga sa YouTube din. isoriano.wordpress.com. Ayan, oo. Hmm. Tapos parang sabi, di ba, always. May voting yun, may voting. Oo, tapos yung para sa hits, if you remember that, di ba, parang sinasabi, oh, buksan nyo ito mga patid, ganyan, para kahit buksan nyo lang, ganun, tapos basa-basa din kayo, ganun, para daw dumami yung hits at para rin daw sa ano. Kasi di mo pa ano nagkakakit sa website. Naalala ko yun, KLM. Ano yun eh? Naghahabol sila nun sa Webby Awards. Ayan, Ang style nun is maboto ka, tapos yes. Magko-comment ka dun na napakaganda ika ng ano, very wonderful vlog. Mga ganun yes. Style. Kasi iba pa yung ganun. Ano, Brad Lone. Alala ko yun. Iba pa yung ano, Brad Lone, yung ano, Mashable Award. Iba pa yun, di ba? Iba din yun. Yung Mashable. Lahat ng award gusto nila eh. Gawad America Award. Gawad America. Oh, meron din ganyan. Yan. Ano pang award? Isa-isahin kaya natin. Mga MCGI, mga niloloko nyo lang sarili nyo. Yung mga award na yan, hindi nyo deserve yan. You don't deserve that. Kasi mga pina-award viewing nyo lang, mga pinilit nyo lang mga mga comment, hindi organic. Like, kaya yung mga awards na yan, huwag kayong maging proud dyan. Proud kayo dyan.
Iba, kung totoo, sinaya nyo. Sinaya nyo yan. Diba, Ate Petra, yeah. Sa isang araw, pwede ka bumoto doon maraming beses yung isa sa Webby Award. Sa isang araw, pwede ka bumoto, tapos next day, buboto ka na naman uli. So kung umabot man yun ng halimbawa 100,000, parang niloloko na ni sarili nila din. Kasi diba, diba naalala ko rin nun, Kuya Lone Warrior tsaka Ate Petchay, like, every pagkakatipon, laging pinapaalalahanan yung mga kapatid na, oh, visit po kayo ganyan, ito yung website, ganun. As in talaga, every pagkakatipon, hindi yun nawawala, diba? Mahilig sila sa record-breaking ano events. Bawa yung Araneta. Oh, napuno natin Araneta, record, gantong karami. Pag tingin naman, puro kapatid yun pumunta dun. Naalala niyo ba yun, Broccoli at saka Kilim, yung takbo para sa libreng edukasyon, isang araw lang. Samoa yun. Ay, oo! Oh, oh. Ay, ganun ba? Pumunta ka daw? Oo, kami lahat! Tumakbo ba? Andun ako, 2012. May bayad. May bayad yun. Meron lang. Pero nilibre lang ako kasi nag-ano pala ako, wala pa yata akong work nun, kaya nilibre lang din ako ng kapatid. Sing sponsor pa. Ano, record-breaking ba yon yung run na yun? Sabi, kasi ang dami daw namin nun eh. Natin nun eh pala natin, nung time na yon. Wala ako nun. Naglalasing siguro ako nun. Oy, merong bumabati kay ano, Peculiar. Si... Sino yan? Nag-heart siya eh. Brad Manael. Ito, ating muse. Peculiar. Hindi ka pa ina-untalk? Peculiar. Alam, hello, hello. Yan. 2:30. 2:44. Hello. Shout out. Napupuyat. Magpuyat kayo, sabi. Sa sa ating gawain. Oy, papalaganap ng gawain. Oo. May marami na tayo sa Discord, ah. May mga grupo na tayo diyan. Sabihin ba natin yung mga groups? Oo, para aware. Mga nangunguna sa mga grupo. Isa-isahin. Hati-hati kasi. Sabihan naman na ano yun. Total, sinabihan naman na kayo na duwag daw tayo, di ba? Kasi nga, ano, hindi tayong papakita ng mukha. Maganda dito sa atin. May mga Christians, may kung ano-ano, may mga manyakis, may magaling sa sa IT. Yun, gumawa tayo ng mga groups within our ano, parody church. Parody lang to, ha? Wala mga tayong tinatayo. Pwede na rin totoohanin, Broccoli. Diba? Wala akong time. Ito ang sogo namin. Sogo. Wala pa sponsor eh. Official motel natin, Sogo. Wala pa. Pero diba ano po, dahil nasabi nyo na kanina yung about dun sa pagpupuyat, if you remember nung nagkaroon tayo ng paksa ng 24/7 ng pag-awit at saka 24/7 na panalangin, kapag ano nun, kapag PBK, after ng pagkakatipo nun, may mga nakatoka kayo ng mga quark kapag gabi, yung tipong kada 1 hour or 2 hours, kung sino man yung mga member ng quark dito. Tapos talagang, siguro ang tulog lang nun kapag quark ka ano, ilang oras lang, like 2 to 3 hours, sasabihan ka pa na mas okay yung walang tulog kesa walang gising. Sabing ganun pa. Ano gusto mo? Walang tulog o walang gising? Walang gising. Motto yun. O mga workers, ganyan eh. Pag nakakaantok na, di ba sa paksa ang haba, nagigisingan niya, nagmamasahe ng mga kamay. Oh, gising, kapatid. Ano gusto mo? Walang tulog, walang gising. Sino yung sabi ko sa pagpupuyat, Sinen? Ha? Sino yung salita about sa ano? Ako po, puyat din. Peculiar, puyat na. Bakit? Kailan siya naanib yung nagsabi na sa choir daw? Kailan ka naanib po? Ala, baka mahuli ako. No, just kidding. Ano, 2007 or 2008, mga ganun po. Tagal na yun. Tagal na.
Way, way back kasi mga ganyan, early 2000s, 90s. Alam ni Bro Oli, matindi ang puyatan noon. Oo. Oo, totoo. Tsaka Bro Oli, ang nagkamali kasi si Best Jan sa pag-interpret nung nakasulat sa Biblia na manalangin kayo araw at gabi, ginawa niya 24/7 na ano. Ayan nga, Yan. Sa palit yan, oo. Oh, meron 24/7 tawag. Ano bang hiwaga dyan? Tapos ano katapusan every, ano. If I remember, pag ganyan daw, ano, kasi nga dahil nga manalangin tayo araw at gabi, tas umawi tayo ng papuri at pasasalamat kasi nga para daw tumibay ang iglesia, tsaka para lumawak daw ang gawain. Parang ma-compare mo siya sa ano, parang binabuff mo yung character, ganun. Parang ganun daw siya. Parang ginawang literal ni Bess yung ano, pagkaintindi doon. Oo, kaya nagkakaroon pa kami ng ano noon. Nagkakaroon pa kami nun ng talk ano yung kapag pag sa mga member ng choir, ano, every Saturday, Sunday, tapos parang every hour, tapos antagal namin nakatayo doon, ganyan. Siyempre, pag nawawalan ka ng boses, parang kasi napapaghinaan ka, ganun. Tapos nakaka-logbook pa pag ano, pag di ka nakakapunta ng 24/7 awitan kasi parang you're missing half of your life, parang ganun ang eksenahan pa nun. Ano ba yan? Mali-mali. Naalala ko may nabanggit dito, si KD daw, inaawitan ng mga choir. Ikaw ba yon, Badlon? Yung sabi mo, inaawitan si KD? Harana. Harana. For the choir group, it's a pleasure, no? Naawitan mo yung... MMC gumagawa. MMC gumagawa. Oo, MMC po. Parang may mali. Sila lang ang marang may karapatan. Aawitan mo yung tao para sumaya siya. Naging parang ano? Siya. Parang mga parang mga kulto yung mga dati. Parang may sarili silang organization sa loob na parang sinamakadikit sila kay KDR. Meron silang mga awitin na sila-sila lang. Tapos yung madidikit sila. Ganun ang mga ano yan. Parang kulto sa loob ng kulto. Yung MMC. Oo. Pati yung ano, yung KFC na pinagpinto ni ano, ni Brad na Wedding. Cult within a cult. Oo. Inception. Observahan nyo yung mga observahan nyo yung mga MMC. Oo, oh, kasi ang sabi sa amin nun sa choir, si KDR daw kasi yung nag-foundation ng MMC. Yung sinasabi ni Lone Warrior inaawitan, merong kultura tayo niyan mga Pilipino. Actually, all the Spanish colonized countries, including Mexico, meron tinatawag na mañanita. Ewan ko if you're familiar. Kaya yung FPS na yan, pumasok ka rito para ma-educate ka. Wala na yung mañanita, tinataon yun para... an hour before the celebration of birthday. Yun, inaawitan yung may birthday talaga. Ang tawag dun sa atin sa kulturang Pilipino, mañanita. Even the Spanish, they do that. At saka Mexico, mga Latin American. Baka yun ang sinasabi ni Lone Warrior na inaawitan tuwing may birthday. Mañanita ang tawag kasi dun. Oh, sila na. Oh, haran na. So, ayan parang, na mga 20. Ano lang siya, parang nag-aano. Mali ba 'yon? Mali ba? Alu lang nila. O sa ano, yung Bible sharing group natin, mali ba mag-pray ng ano? 24/7. Nilito ko kasi may sinasabi yung sa Biblia na ano eh. Pray unceasingly. Literal ba yan? Nakalagay ko kasi sa Bible na may lalabas, pray unceasingly. Paulit-ulit yon. Lalabas. Hindi naman siguro kasi kung literal siya na i-interpret yung pray unceasingly, meaning to say, 24/7 yung kung ililiteral mo. Pero yung catch-up ko po doon, broccoli, wag kang manghimagod manalangin sa Diyos. Okay. Parang yung mga kababayan nating mga Muslim, 5 times siya nananalangin a day. Mm-hmm.
5 times or 6 times if I'm not mistaken. Can you imagine yung brothers and sisters natin ng mga Muslims? They can do that. Yung pray unceasingly, baka niliteral nila, kaya nag 24/7 sila. Recorded. Tapos yung panalangin nila na recorded pa. Recorded. By your own self lang eh. Ako. Broccoli, ganitong setup kasi nung 24/7 na yan. Alimbawa, maawit yung choir, no? Kasi ano yan eh, every hour yun eh. Hourly prayer. Sa makatuwid, sa buong maghapon, buong araw, 24 times mananalangin. At ang naka-assign mananalangin dyan is mga KNP, mga MIC, yung mga AP. Malinami, naka-schedule na yan sila sa isang araw na kung sino man nalalangin sa oras na ito. Kaya nga minsan yung mga bautisador, paminsan nakabiyahe sila tapos schedule na nila manalangin. Hihinto muna yan sila para mag-pray. Kahit doon lang sa sasakyan kasi yun ang toka nila nung araw na yun. Eh. Nung umpisa, talagang masikap yung mga KMP. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kasi ngayon, naputol na. Nung kalauna na, mga siguro taon nang tinagal. Yung mga ibang KMP, parang natinatamad na sa pananalangin. Tinutulak sa ibang KMP. At ang palaging na-assign siya, sa pananalangin si Brad Jerry. Yung mabait na KNP kasi yun siya palagi. Yes. Pero yung ibang KNP, naku po. Lalo na yung kilala mo. Tsaka sa ibang religious org naman, Lone Warrior tsaka Broccoli, ginagawa yun, Horatio Imperata. Ginagawa yun ng Roman Catholic Church. Lalo na nung may COVID, they declare Horatio Imperata. Ginawa nila yun, ha? Basahin ko yung meaning, ha? Horatio Imperata. Alam ko lang yung 3 o'clock prayer. Horatio Imperata. Divine mercy naman yun. Invocative prayers. Ayun, yung sinabi dito, Horatio Imperata Latin, obligatory prayer, is a set of Roman Catholic invocative prayers consisting of a liturgical action, in short, general prayer in which the local ordinary or prelate of the church may publicly pray when a grave need or calamity occurs. O, yun nga yung COVID, kaya nag-declare ang Roman Catholic ng Horatio Imperata. Nung nasubside na yun, pinahinto na nila. Almost a year din, or two, yung Roman Catholic na nag-ano niyan. Hindi ko lang alam, ano yung sinasabing 24/7 ng MCGI? Bakit 24/7? Ano yung pinapanalangin nila? Gaya niyan, sinabi sa Roman Catholic yung... di ba, kung nanonood kayo sa UNTV, meron yung kaugnayan doon, yung meron, di ba, pinapalabas na rin nila yung prayer nila ngayon na yun daw ang mga panalangin ay para daw sa nation, para sa ating bayan, para sa iligtas sa mga kasakunaan, para sa whole of a nation. Di ba, yun yung, kung manonood kayo sa UNTV, yung merong portion dyan, mga alasay siyata yan, yung 24, community prayer for nation, yung si KDR kasi ang alam ko diyan si KDR ang nag-suggest niyan kay Bes na ang panalangin natin i-broadcast na, 'di ba, bawal dati inaatake nga natin ng Iglesia ni Cristo na nananalangin sila sa harap na nakano, pero kay KDR pina-broadcast na niyo yung panalangin. Meron ng community prayer ngayon sa sa UNTV, maririnig mo yan na pag nanonood ka ng UNTV, at doon sa UNTV hindi naman nakikita yung nananalangin, in fairness naman sa kanila. Pero narinig. Pero ganun pa man, broadcast pa rin yun. Oo. Di ba? Dapat pumasok sa iyong city. Ganun. Mas okay pala yung Catholic faith dahil ang inutusan lang yung mga prelate sa kanilang mga diocese. Hindi naman sila nag-broadcast ng prayer nila. Kapag may kalamidad. Pag may kalamidad o kung ano man ang nangyari, inihingi yan na simbahan. May naalala ko. Mas matutuwid pa pala sila. Pero yung sinusubaybayan kong ATS, si Sir A, nung in-interview kasi siya kung kailan siya naging ATS, sabi niya nung pandemic lang. Bakit? Kasi yung buong mundo daw nagpe-pray na mawala yung pandemic. Hindi daw nawala, ang daming namatay. To sabi niya hindi yata tumatalab yung panalangin. Halos buong mundo na nalangin matapos na yung pandemic.
Nagtuloy-tuloy siya hanggang mga 2 years. Sinong naka-solve ng problema? Mga scientist, sabi niya. Naging atheist siya dahil doon. Bakuna. Yun nga. Actually, yung Spanish flu, hindi nagkaroon ng bakuna yon. Nagkaroon ng bakuna yung Spanish flu, yung influenza, 1940s na. So, huminto rin yung pandemya nung panahon na yon na hindi na ngailangan ng bakuna. So, kung ilalapat natin yan sa panahon na ito, yes, kung ilalapat natin yan sa panahon na ito na pahihintuin natin ng pandemya, parang hindi ko makita yung punto dahil it occurs every 100 years. Yun na, sabi nila. Sabi ng mga nagsusuri diyan. At saka itong COVID naman na ito, very widespread ang pagkalat dahil we are in the age na intertransit tayo at saka maraming paraan para makabiyahe. Kaya yung paglaganap ng COVID ngayon comparing to the 1914 Spanish flu, medyo ano ngayon, mas mabilis talaga yung transmission. At yung paghinto naman, tingin ko, medyo mabilis dahil tatlong taon ngayon, mababa yung cases. Dahil sa bakuna, actually yung bakuna na yan, isa rin yan sa mga nagamit para mapahinto na itong pandemya. Although we are in the state of health emergency pa rin up to now. May hindi ko naman makita na pahihintuin. Opo. Oh, kasi marami na nalangin, di ba? So, may kinalaman ba ang Diyos sa pag-create ng COVID virus? Kasi nung sa Old Testament, nagpapadala siya ng mga plagues. Di ba? Pagkalaban sa... Yun, nangyari yun sa Egypt. Oo. So, ito bang may kinalaman ba siya o tao lang may kasalanan? In my point of view as a Christian, I think merong bagay na human intervention at meron din na divine intervention. I think this one, kung na-contain ito ng maaga, kung saan man ang galing itong virus na ito, it will not spread all over the world, all over the globe in a matter of months lang. Para sa akin, ha? Pero kung isa idadami natin ng Diyos na may kinalaman dito, nag-i-spread din naman ang Ebola virus. Pero hindi naman nagkaganito. Wala namang umabot sa Pilipinas na nagka-Ebola. Diba? Marami rin namang viruses aside from COVID na naging pandemic din. Yung SARS. Sa Middle East nag-start. Hindi naman umabot sa atin na nagkaganito tayo na very parang a matter of days, a matter of months, a matter of week lang. Parang may nababalitaan na tayo all over the world. Ito mabilis yung transmission in a sense na by human intervention kasi napakadali natin mag-travel. Ang bilis ng biyahe natin dahil sa pagbibiyahe ng mga tao, mga turista. So, hindi ko pwedeng isisi lang sa sa Diyos. Tingin ko may kinalaman din tayo mga tao. Ito, at kung nag-lockdown tayo sana ng maaga, kung nag-lockdown sana tayo ng maaga, hindi na tayo nagpapasok ng mga turista noon na pumutok pa lang itong COVID, hindi na sana nagkaganito. Ako lang tatanungin ha, although it's a economically disadvantage at saka politically disadvantage dahil marami magagalit, but we should secure our welfare first before anything else. Kasi ganun din nangyari. Nag-lockdown din tayo eh. Nagutom din tayo. Hindi ko kuya binalita yan before na parang nung bago mag-March 2020, may mga nagsasabi na... Ako, yes. Supposedly, I'm going to Taiwan that time, ha? February. Ang Taiwan, hindi na tumanggap ng turista. February 12, supposedly, biyahe ko going to Taiwan. Magbabakasyon kami doon. Hindi kami nakasakay ng eroplano. Yung mga Pilipino na naiwan doon, na stranded. Can you imagine if Taiwan is that fast to react for that health emergency? Sa atin daw kasi noon parang hindi pa daw kasi. Kaya grabe, dami nagalit noon. March 15 tayo nag-lock.
March 15 tayo nag-lockdown. One month huling, na after the Taiwan lockdown. Kaya nga huling... Eh, yun nga, may human intervention din ito, kaya hindi ko pwedeng isisi sa Diyos eh. Sure, dahil sa katigasan din ng ating ulo, ganun na nangyari. Yeah, para sa lang, akin ha. Sino yan? Kuya Talang? Sabi ko, March 15 na today eh. So 3 years na pala, no? Third year anniversary na lockdown. May question ako, Zoro. Yes, yes. So every 100 years, no? Parang historically na ulit. Hindi kaya conspiracy theory lang to, kung parang population control na rin ng Jews. Tingin ko hindi kasi mas marami atang namatay ng Spanish flu. If I'm not mistaken, okay. O mas marami ang COVID. Kasi milyon ang namatay ng Spanish flu, milyon din eh. Remember na nanggaling yung mga tao sa giyera nung World War I. After the end of that World War I, after the victory of the nations involved, nag-uwi ang mga sundalo nila. Hindi nila alam, dala-dala ng mga sundalo yung virus na yan, yung Spanish flu. So it's a human intervention, that's why it spread. Yes, that's why yung COVID, same thing. Sige, ano yan? Lang God, pwedeng, yun na nga yung sinasabi. Pwede hong pigilan. Can God stop it? Kung meron ba siya. Kung di ba yung hindi siya makialam. Kung hindi niya kaya, why call him God? Yun yung sinasabi ni Marali. Okay, kasi ang point ko doon, Brad Lone, kung hininto ng kung nagkaroon sana tayo yung the spread of the virus is not because of God himself, that is the hard-headedness of people. Kasi whatever we do, there's a consequence. In every action there is an equal and opposite reaction. We disregard everything, all the warnings from the doctors in China na the Chinese government then is hiding something, and then it broke out. Sana we reacted immediately. Eh, if we're going to sa Diyos lahat, edi wala na tayong intervention pala, wala tayong ginawa tayo. Lahat na lang isisisi natin sa Diyos. Yung katigasan ng ulo natin noon eh. Yun ang nangyari. Sorry. So basically, you are believing in a deist God na who's not really intervening. Kasi parang lumalabas na sinasabi mo, parang it's our fault. Kasi pasaway tayo, di tayo nag-lockdown kagad, hindi tayo sumunod sa mga protocol, etc. So parang ganun ba lumalabas? God doesn't really intervene. If I'm going to assess lang po, Brad, Kuya Talong, sabi ko nga eh, sabi ko nga sa akin lang, let us do our best and let God do the rest. Gawin lang natin yung best natin to prevent the spread of the virus and let God do the rest. If we are going to stop the virus using medical technology, why not? But it takes long, ha? How many months before we come up with vaccines? Diba? Marami na rin nagka-COVID at maraming namatay, mga doctors pang namatay. How many months yung human intervention nag-react doon? If we alone can do that, on the very start of the spread of the virus, nakagawa na tayo ng paraan. But hindi eh, we rely syempre din sa divine providence. Not all of us got the COVID on the very first day. So meaning to say... Magandang topic to ah. That's something that we can be thankful that we will be thankful for that. Hindi tayo nagka-virus agad nung panahon na yon. Kasi kung nagka-virus tayo nung panahon na wala pang bakuna, eh sa malamang wala na tayong podcast, marami na rito na dedo. That's true. Last question na, Kuya Talong. Okay, we're gonna wrap up. Last question na, sige. Sige, okay na. Actually, mapapahaba pa. Sayang. Maganda sana. Okay, next topic natin sa sa pasalamat sa Diyos, moral dilemma saka yung problem of evil. Okay? Yan. And problem of pandemic.
Oo. Okay. Oh. Ano ba yung intervention ni God? Maganda rin pag-usapan, Broccoli, kung yung prayer na talaga ay nagbo-work. Yes. Kasi kung lahat ng mga bagay ay pinlano na ng Diyos mula sa umpisa, eh bakit pa nananalangin? Halimbawa, mamamatay ka ng araw na ito, pinanalangin ka sa Diyos. Sabi mo, Diyos, sana mabuhay pa ako. Ibig sabihin, kung nabuhay ka nung that time, yung buong plano ng Diyos simula pa ng una, nasira dahil nag-pray ka. That is one of the problems ng tinatawag na problem of evil. Yung tinatawag na free will. Diba? Maganda pa usapan maganda yung yan. Maganda. Bakit kailangan pa I get your point, Lone. Yes, I get your point. Sige, next. But we cannot erase that there is a, ano, yes, yes. Okay. Alright, wrap up na tayo. Kasi sinabihan ako ni Mrs. Wala daw akong time sa kanya. promotions, anything, last words? Wilfredo's, punta kayo doon sa Pateros. Masarap food doon. Tapos, paki-subscribe na rin ako sa YouTube tsaka sa Facebook. Okay, like po. Kayo. Kaylem, meron? Wala? Tiyo, wala po. Opo, meron. Yes, yung ano pala, Onisiphorus Files ko na. Onisiphorus Files. For the taste, sa mga taste pa. Yan, pwede kayo doon sa kabilang channel. Yes. Andun ka rin. I-promote ko pala yung aming, ano, oh yes, i-promote ko lang yung aming maliit na Christian community. We started as a campus ministry before. We continued it na. Most of us are, ano na, professionals na, kaya wala na kami out of campus na kami. So kung gusto nyo sumali, just a little Bible study lang, an hour and a half, okay lang, ask nyo si Brad Broccoli para mabigay yung link sa inyo. Just in case you are interested. Wala naman discrimination dun. Everyone is welcome. Thank you po. Salamat sa Diyos. Message nyo ako sa Facebook. Sali kayo sa Discord namin. Masaya dun. Bigyan ko kayo ng link. Okay. That's it. Salamat sa Diyos sa mga nandito. Peculiar. Salamat sa Diyos. Good night na sa iyo dyan. Saka yung mga kanina nandito. Ate Pechay. Bazoro, Lone Warrior, Kuya Talong. Balik ka, Kuya Talong, ha? Nawawala ka minsan. Aldred. Oo, okay. Sige, sa Sabado. Okay. See you all this weekend. Salamat sa Diyos. Okay. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye.